So, ito ang naging overview ng buhay ninyo bilang isang abogado, bilang isang sa teatro guro, no? Guro bilang theater as a pedagogical tool, no? Anong masasabi niyo? Ano pa gusto niyong iwan na mensahe sa ating mga guro, estudyante at mga kababayan, no? Tungkol sa teatro at sa kapangyarihan ng sining na magbago ng kaisipan at ng puso ng tao. Unang-una, Shaw, maraming salamat dahil itong pinakamahaba kong interview na nagawa. At mabuti na lang na meron kang pasakali kaninang hapon na talagang magiging mahaba ito. So preparado talaga ako maging mahaba. Kaya nga meron akong tubig, meron akong tsaa, meron kumpleto ko rito ng, na, oo, Ito, kumpleto. pakita ko lang. Ayan, 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 ha? Oy, Ayun ayan. nga po si Ninoy na ano, I am Ninoy na Tumblr. Sa palagay ko po, ako po bilang alagad ng sining ay may responsibilidad. Napakalaki po at napakamakapangyarihan na instrumentong ipinataw sa aking mga balikat na gamitin ang sining para mag-eduka ng mas maraming kabataan. Kaya hindi po ako dapat maging pabaya. Hindi po ako dapat maging masama. Hindi po ako dapat po valuated ang aking ginagawa. Kaya nga po, sabi ko, napaka-powerful tool kaya nakakatakot, no? Kasi this could mold the minds of the youth. This can even transform society. Sabi ko nga, may ibang sining that it changed lives, no? So, itong aking ginagawa ay talagang napakahalaga. Kaya po sa mga kapwa ko edukador, sa mga mag-aaral, huwag po kayo mag-alala. Hindi po natin pababayaan ang responsibilidad na ito. Hindi po tayo katulad ng iba na ginagamit ang sining nila para sa kontrobersya, para pagkakitaan, para sumikat, no? Kahit na po ito'y walang responsibilidad, kahit po ito'y nakakasira ng iba, yumuyurak ng ating kasaysayan, ang inyong lingkod po ay nandito. Hindi po tayo tatakbo sa politika. Ilang beses na po akong nagkaroon ng pagkakataon. Local, ano pa lang, alam nyo naman, galing kami sa political family at ang aking ama rin naman ay talagang politiko. Kaya alaman po ang inyong lingkod, wala po akong kabalak-balak kung yan po ang iniisip ninyo na kaya ko po ito ginagawa. Ginagawa ko ito sapagkat I am very passionate with what I do. Mahal ko po ang aking sining. At mahal ko rin po ang edukasyon. Sinabi ko nga kanina, nag-transcend na po ang inyong lingkod sa pagiging artist, sa pagiging edukador. At yun palagay ko ang aking legacy, no? Yung makapagturo sa mga kabataan. Ang dami na, ang dami-dami. Sabi ko nga, Vival, inibita na rin ako dyan. Tatlong beses na akong nag-lecture sa Oo Vival. nga, tama. Oo. Alam mo ba, ang lahat ng nagko-comment sa aking lecture, talagang napanood ko po kayo sa ganitong play. Teacher na po ako ngayon, napanood ko po kayo sa ganitong play. So for the past 20 years that I've been doing this, hindi naman tayo tumakbo sa politika, hindi rin naman tayo naghangad ng malaking pera. Nakita mo naman siya kung ano lang yung gaano kasimple lang ang pamumuhay ko. Right. Nandito ako dahil siguro passionate ako sa ginagawa ko at marami tayong, yun palagay ko ang source of happiness ko. They inspire me no end. Yung mga ganyan, yung tipong magpunta lang ako, halimbawa sa isang restaurant, biglang may mag-aabot sa akin ng cake. Dessert yun po, direct. Napanood ko po kayo sa ganito. Ultimong eto, dadaan ako ng NLEX, toll gate. Ay, direct, napanood po kita sa play na ganito. Yung mga ganon, yun ang nakakapagpasaya sa akin. Hindi yung fame, hindi yung kayamanan, hindi yung sinasabi nilang freshness, kasi fresh daw siya, fresh cute daw siya, at young compare daw sa akin. Hindi yun na nagpapaligaya sa akin. Naniwala ka sa akin, fresh ka din. Ngayon, fresh na fresh na kahit alas 11 na ng gabi. Bagong ligo lang kasi. Magsisigwenta na tayo, no? So talagang ano. So yun po nagpapasaya sa akin. Kaya lahat po ng na-inspire natin sa mga dulang nagawa natin for the past 20 years ng existence ng Phil Stagers, maraming salamat po sa inyo. Ngayon po, may pelikula po tayo. Alam ko maraming nakapanood nito. Dahil imaginein mo, Shaw, in 2009,
Ginamit ito no ng Ninoy and Cory Aquino Foundation sa buong Pilipinas, ipinalabas ito no. Nakarating kami ng Mindanao, ng Cebu, lahat talaga ng Visayas, talagang itinuro ito. Kaya alam ko napakarami po nakapanood nito at marami rin po talaga nagkagusto sa dulang ito. Kaya po hinihikayat ko po kayo, i-rekindle po natin yung ating mga childhood memories, yung ating mga mag-high school reunion po kayo, mag-college reunion po kayo, yung mga magkakaibigan, magkakasabay na nanood ng play na ito, field trip o kung anuman, manood po tayo ng sabay-sabay ng pelikula. Dahil kung nagandahan po kayo sa dula, ito naman, mas malaki, mas pinaghandaan. At syempre, yung Umawit ng Buwan, si Juan Carlos ang magbibida dito. Kasama natin dito, si John Ray Riva, syempre ating best supporting actor sa Katips, si Marlo Mortel, si Cassie Legaspi, si Vian Olmedo, si Joaquin Dumagoso, Adel Ibarrientos, Boji Pascua, si Jomar Tanyada, yung aking pamangkin. Kasama rin po dyan ang ating mga support na sina Jim Paredes, si Pinky Amador, si Lovely Rivero, si Tuesday Vargas, si Donita Nose, si Miss Asenit Briones sa kanyang pagbabalik pelikula, nandiyan din po. Kasama rin po natin ang 1,000 theater performers, no? Buat sa Phil Stagers. At syempre, nakalimutan ko yung Cory natin, si Sarah Holmes, na bagong theater actress at bagong contract star ng Regal. Ayan. Kaya February 22 na to, Shao. February 22 ang ating opening day sa buong Pilipinas. Wala po tayong kasabay no na ibang pelikulang Tagalog, meron tayong kasabay ng mga Ingles, pero tayo lamang po ang Tagalog sapagkat ang ating pong layunin ay para i-commemorate ang EDSA Revolution Anniversary. Hindi makipagsabayan sa mga sinasabi nilang sasabay daw ako o aangkas. Hindi po ako marunong umangkas, hindi po ako nagmomotor, may van po ako. Ayun, Sir Vince. Again, I would take this opportunity, no, from the bottom of my heart. I thank you for your love of country. Salamat sa pag-ibig mo sa bayan at sa lahat ng mga ginagawa mo. Muli, thank you for the opportunity. Attorney Director Vince Tanyada.